Nagdulot ng ganituhan sa ilang pasahero ang ipinatutupad na terminal reassignment ng paliparan. May ulat si Karen Villanda. Sakay ng bus sa ito ang mga pasaherong naligaw kanina sa Nido Aquino International Airport sa pangalawang araw ng unti-unting pagpapatupad ng terminal reassignment ng paliparan. Si Eddie nagpunta sa Terminal 2 para sa kanyang flight patungong Singapore, alinsunod sa nakalagay sa kanyang e-ticket. Paliwanag niya hindi siya nakatanggap ng abiso na inilipat na pala sa Terminal 1 ang mga biyahe ng Philippine Airlines patungong Singapore, Vietnam at Cambodia simula kahapon. Mabuti na lang maaga siyang nagtungo sa paliparan dahil galing pa siya ng Dumaguete. Nagtanong ako dun sa parang magboarding ka na. Sabi sa akin, sir, nagbago na pa yung terminal nyo, nasa Terminal 1 na. So, lipat na lang kayo doon. Wala po akong natanggap. Kasi nasa probinsya ako, Dumaguete. Wala naman akong natanggap na message na nagbago ng terminal. Simula kahapon, 5 local at international airlines ang inilipat ng terminal. Mula sa Terminal 1, inilipat na sa Terminal 3 ang mga biyahe ng Jetstar, Scoot, China Southern at Starlux. Mula naman sa Terminal 2, inilipat na ang international flight ng PAL patungong Singapore, Vietnam at Thailand. Simula pa lamang ito dahil sunod nang ililipat sa June 16 ang lahat ng international flight ng PAL sa Terminal 1 at puro domestic flights na lamang ang matitira sa Terminal 2. Sa tala ng biya, 28 ang naligaw na pasahero sa Terminal 1 habang 43 naman sa Terminal 2. 2% lamang ito ng mga pasahero kahapon. Giit ng PAL, nagbigay sila ng abiso sa kanilang pasahero sa pamamagitan ng email at text message. We sent reminders to our passengers several months back. You know, we have utilized all forms of media through our broadcast announcements, through our Facebook announcements, our website, and our passengers. We've done this constantly. Dahil magkaiba na ang terminal ng international at domestic flights ng PAL, dapat na ngayong maglaan ng 2.5 oras sa palugit sa pagitan ng inyong biyahe mula domestic flight at sa susunod na biyahe pa international flight. What is that minimum connecting time? It's the time from your arrival in your first terminal to your departure, to your check-in time in the succeeding terminal. So if you are arriving, let's say, at 11 o'clock in the morning, you're in Manila, your next flight should be 2.5 to 3 hours from 11 in the morning. That gives you ample time to connect to your second and final flight leg. Unlike before, diba, they just transfer wings. You know, you just transfer from the north wing to the south wing. We operate our international flights in and out of the north wing of T2. So you just get out of T2 and connect to the south wing. Paniwanag ng MIA, ipinatupad ang terminal reassignment para mabalanse ang dagsa ng mga pasahero sa bawat terminal at mapataas rin ang on-time performance ng buong paliparan. Minsan kasi meron tayong mga peak times sa ibang terminal, sa kabila naman medyo mas maluwag. So by identifying these airlines that we are moving, binabalanse lang po natin. So it means na hindi magiging ganong kahaba ang pila kasi nilalagay natin sila sa tamang oras at na-mention po natin ang ultimate goal is for Terminal 2 to become all domestic. So mangyayari po yun by July 1. Magpapatuloy sila magpapakalat ng libreng shuttle bus sa loob ng isang buwan para sa mabilis sa terminal transfer ng mga pasahero. Bilang suporta naman sa airline companies na naapektuhan sa lipatan ng terminal, magbibigay ng 2 buwan na holiday rental ang MIA. Karen Villanda para sa Bayan.